Welcome back to my channel. Ngayon, i-share ko sa inyo ang paborito naming kakanin with only 5 ingredients. Ito ay Honeycomb. So guys, bago natin simulan, please like, subscribe, and don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga videos ko. So, let's start! So guys, ito na yung ating 5 ingredients. Meron tayong glutinous flour, water, nyog na ginadgad na kanina, at sesame seed na sinangag ko na rin kanina, and sugar. I-combine ang glutinous flour and water. And then haluin itong mabuti hanggang sa makabuo lang tayo ng isang dough. Yung ginadgad na nyog, sesame seed, and sugar, iset aside lang natin kasi mamaya pa natin ito gagamitin. Bukod sa masarap itong merienda, ang dali pa nitong gawin. Hindi na natin to kailangang imasa ng bongga. So, pagkulang sa flour, lagyan lang ng flour. Kung tubig, tubig. So, paano nga ba natin malalaman na okay na tong ating dough? So, ayan, nagtanggal na ako ng aking gloves kasi hindi ko ma-fill yung aking dough. So, ganyan, masamasahin mo lang ng konti. And then, kapag wala nang dumidikit sa ating mga kamay, so, yun, ready na siya. Pwede na siyang hulmahin ng pabilog. So, yan. Oh, clear na, di ba? Okay? So, kumuha lang tayo ng konting piraso. And then, bilog-bilogin lang natin. And then, yung ating tab, i-push down lang natin sa gitna. And that's it! Ganun lang kasimple. Paulit-ulitin lang natin ang gawa hanggang sa matapos ito. And kapag maggagawa kayo nito, isangag nyo yung sesame seed para lumabas lalo yung kanyang lasa. Alam nyo ba na pwedeng i-upgrade ang lasa nito? Pwede natin siyang palamanan ng chocolate, ube, yema, or cheese. Pwede natin itong ibenta with different flavors. Ang sarap-sarap-sarap na, ang dali-dali-dali pang gawin. Pwede na tayong magpakulo ng tubig habang ginagawa natin ito. So ayan, yung chocolate na binigay ng ate ko. Pinalaman ko dito. Actually, si ate talaga ang may pakana nito. Siya ang nagsabi sa akin na pwede palang i-upgrade ang lasa nito. I-try nyo rin at talaga namang panalo sa lasa. Promise! And then, ihulog na natin ito sa kumukulong tubig. At kapag lumutang na ito, ibig sabihin, luto na ang ating palitaw. Kaya ito tinawag na palitaw kasi lumulutang siya kapag luto na. So, ganun lang kasimple. Wala pang isang minuto, lulutang na yan. At kapag lumutang na, kuhanin na natin at ilagay na sa ibabaw ng ginadgad na nyog. At doon natin pagulungin. At syempre, isunod na natin ang ating palitaw balls. Ilagay din siya sa kumukulong tubig. At kapag lumutang na siya, luto na ang ating palitaw balls. At syempre, ilagay rin natin siya sa ibabaw ng ginadgad na nyog. At doon natin din ito pagulong-gulungin. And so, pagulungin lang natin ang ating palitaw sa ginadgad na nyog at sa sugar with sesame seed. Ulit-ulitin lang ang proseso nito hanggang sa matapos natin ito. So guys, tapos na ang ating palitaw in just 5 ingredients. Pero nag-add ako ng isa kasi may twist to. Ito, meron tayong palitaw balls. Ito yung plain palitaw. Yan. So, titikman na natin siya. So, yung palitaw ay... Harap, panalo. Ito naman ang ating, ano, palitaw balls. Meron itong chocolate sa loob. Ano? Chocolate. Harap! Ayun natin i... Sticky siya. Yan ang chocolate. Ang sarap.
So guys, try nyo na rin to sa bahay nyo. 5 ingredients lang sa plain din, plus add lang tayo ng chocolate kung gusto nyo may laman sa loob. Or cheese, pwede rin yan, ube, o kahit ano gusto nyo ilagay sa loob. So, kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, subscribe, and don't forget to click the notification bell para updated ka sa tutorial videos ko. Thanks for watching!